version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Kanina, naka-harvest tayo ng maraming papaya. Ano kayang gagawin natin dito sa mga papayang ito? Sa pagkaalam ko, marami-rami. Una, maaari kang gumawa ng atsara. Maaari kang gumawa ng ukoy. Sa Kapampangan, ukoy. Maaari kang gumawa ng papaya, ginataan papaya. Gaya nga ng recipe ni Sir Ray. Maaari din tayong gumawa ng panara para sa Pasko. At saka maaari din tayong makagawa ng lumpiang pinirito. At marami pang ibang magagawa ang papaya. Pero ngayong araw na ito, gagawa muna tayo ng dalawa recipe. Yon ay ang una, atsara, at saka yung ukoy. Ukoy sa Kapampangan, ukoy sa iba. Mga ingredients natin para sa ating atsara: grated papaya, grated carrot, grated ginger, and slice na sibuyas, slice na sweet pepper, at saka sugar, salt and sugar. Vinegar, salt and sugar. For the procedure, paghahalu-haluin lang natin ang ito at saka natin timplaan sa ating paglasa. Yun, atsara na. Ang first step na gagawin natin, ilagay natin ang ating grated papaya sa ating mixing bowl. At saka natin siya lagyan asin, salt. Haluin mabuti. Maaaring iwanan natin ito overnight sa ref. Maaari naman on the spot, tapusin natin. No? Maglalagay tayo ng vinegar. Halo na naman. Ang dinagay ko about 1/3 cup lang. Sprinkle natin ng konting sugar. Mga 1 tablespoon. Tsaka natin ilagay yung ating mga ingredients. Unahan ko sa luya. Ating carrot. Sibuyas. Onions. Yung ating sweet pepper. Green and iba-ibang color para maganda. Haluin lang po siya mabuti, no? Katapos, ang gagawin natin sa ating remaining sugar, kukuha tayo ng, this is about 1 cup of sugar, kukuha tayo ng 1/3 cup of water, pakulo natin para maging syrup siya. Maaari naman, diretso mo lang ilalagay ito, maaari din siya. Thank you.
Gaya po ng nasabi ko kanina sa inyo, na yung ating 1 cup of sugar at saka 1/3 of water, paghaluin siya, pakulo hanggang ma-dissolve, maging ganito ang itsura. Ngayon po, ma-init-init pa siya ng konti, ilalagayan natin itong ating atsara. Lagyan ko pa siya. Nagtira po ako ng konti para pag nilagay na natin sa bote, bago natin siya i-redispose o pagre-regalo, ilalagyan natin sa taas ng bote ang remaining syrup. Ito, tapos na po siya. Ang dali-dali, magnegosyo na tayo. Ito na ang ating atsara, mga kakusina. Para sa iba naman na gustong maglagay ng iba-ibang ingredients, no? Pandagdag dito, yung gusto mong gawin, ikaw ang gumagawa. Maglagay ka ng papasas, maglagay ka ng pinya, kung ano bang gusto mong ilalagay dito sa ating atsara. Bago tayo magbenta ng ating atsara, mga kakusina, maghintay muna tayo ng couple of days hanggang ma-ferment ang ating atsara. Oh, mga kakusina, gumawa na tayo ng atsara, prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you. Maraming salamat.